Kamusta mga ka-goods? Welcome back to Sixotic TV. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am Berlian at kay Boss Arvin sa pagpapahiram ng ring light. Nakikita niyo naman. Ang ganda na naman ng lightings natin. At ngayon, papakilala ko sa inyo ang aking Chersoneso Metros Tristis. Ang aking nag-iisang Forest Scorpion sa aking alaga, sa aking mga alaga. At i-rehouse natin siya. So bago natin i-rehouse, kunin muna natin yung mga fake plants. Ay gagamitin din natin ulit to. Yan. Excuse me muna dyan. Yan. Wait nyo ako mga ka-goods, kukuha muna ako ng paglilipatan ng ating maiso. 1 hour later. I'm back mga ka-goods. So ito, yan. Ito lang yung mga vents nya. Tapos, ito lang yung stakip. Yan, konti lang dahil, ayun, kailangan nya ng medyo mataas na humidity. Yan. So, itong substitute ko mga ka-goods, no? As usual, ano lang, cocopeat, topsoil, tapos sphagnum moss na pinaghalo, yun lang. Pero ang pinaka-recommended o pinakamaganda para sa akin is mix ng cocopeat, organic topsoil, tapos siguro yung coco fiber since nakakatulong din naman yun sa pagpapa-stable ng substrate. Yan. Tapos, yan, pwede. So, natin natin kung saan madipesto. Siguro dito. Dito maganda. So, kuha tayo yung substrate. Tapos dito. Yan. Mga ganyan. Yan natin. So, habang ginagawa natin itong mga ka-goods, napag-usapan natin kung paano ko inaalagaan ang aking maiso. So una mga ka-goods no, ang Chersoneso Metros Tristis ay dating tinatawag na Heterometros maisorensis. Ewan ko kung bakit binago, pero ayun, binago siya. At ang kanyang common name ay Indian Mysore Forest Scorpion. Ang C. tristis ay isa sa malalaking forest scorpion na matatagpuan sa southeastern part ng Indian. Tapos ang lalim ng substrate nito ay dapat at least 3 inches. Kung kaya niyo laliman, laliman niyo pa. Pero yung akin, di ko na siguro lalamin masyado kasi maliit pa naman. 5 inster pa naman yung akin. So, ito yung ano niya. Current picture niya. Ay, yung ano yung latest picture niya ngayon. Yan. Maangas din siya mga ka-goods. Lalo na pag napalaki ko siya. Kaya excited din ako. Na lumaki siya sa akin. Yan, pwede na. At ang dahilan kung bakit kailangan malalim ang substrate is kung sa tarantula ay may burrowers, may fossorial. Sa scorpion din, ito mga forest scorpion. Tandaan niyo mga ka-goods, nagbabarrow sila sa ilalim ng hide, ng kanilang hide, sa hide, sa ilalim ng hide nila. Okay. Ito yung substrate natin, no? Sumot substrate ko dun, ah. Ang maganda, dagdagan pa natin isa dito. Yan. Ay, isa na konti.
Ang humidity naman para sa species na to ay 70-80%. Hindi dapat bumaba ng 70%. Tapos sa temperature naman ng mga kagoods, dapat 28 degrees Celsius. At ganito, dapat yung atas yung part na to ay medyo mainit para may choices siya kung saan siya pupesto. So kung meron naman kayong heat pad yun, tapos naka malaki kayong enclosure o naka glass enclosure kayo, pwede nyo dikit dito sa gilid yung heat pad para makakontrol yung temperature. Lagyan natin dito ng bato. Ayan. Ang max size naman ng citrus trees ay umaabot ng 6.7 inches. Tapos ang lifespan ay 5 to 12 years. Ayan. Tapos nandigan natin ng konti pa. Siguro pwede na ito. Lagyan natin dito. Sa gilid, no? Dito. Ayan. Ayan, kunting decoration lang, ha? Medyo okay naman, no? Mas tingin yung mga kagoods, simple lang, no? So, dadagdagan pa natin yan ng, ano ba? Lagyan natin ng kunting sand para sa texture, no? Dakot tayo ng sand. Ayan, para may texture. Ayan, pwede na yan. Kapag-texture lang naman. Tapos ganun, kalat-kalat natin. Tapos ito, meron tayong yan, leaf litters, no? Nakuha ko lang sa tapat ng bahay. Huwag kang mag-alala, malinis yan. So, punitin na tamang maliit. Para naturalistic din, di ba? Whole goods. Yan, pala siguro yan, no? Mga goods. So, dito sa Scorpio na to, no? Pwede natin siya gamitan ng bioactive setup. Ako bala ko siya bioactive setup, pero pag nakabili na ako ng pang permanent enclosure niya, lagyan natin siya, pwede natin yung enclosure niya ng sphagnum moss. Okay. Nakakatulong pang panatili ng humidity at dagdag decoration. Yan, ito. Nabili ko sa Shopee. So, dito natin pwesto yan. Okay, puntayin natin para ito matapon. So, pagdaat kayo ng water dish para sa mga scorpion, no, tatandaan nyo lagi, dapat shallow lang. Dahil may possibility na malunod sila. At ito naman ang kanyang adult form. Yan, nalagay dyan sa screen. Tapos, kung naghanap naman kayo ng topsoil, punta kayo sa Shopee, search nyo yung Vitasec Feeder Supplements, no? Meron siyang topsoil doon. Yun yung ginagamit ko lagi, yung topsoil. Yun yung lagi yung ginagamit. Yun, isa sa favorite kong topsoil. Yung V-topsoil. Yan isa sa favorite kong topsoil na ginagamit ko sa mga alaga ko. Then, recommend ko sa inyo yan. Order lang sa kanya. As tingin yung mga goods, okay ba? Medyo magmukha bang natural? Yan. Hindi ako ba ito natutawa? Miss muna natin, no? Yan. Salagyan natin yung water dish niya. Kalat natin. So, kailangan medyo ano, medyo damp yung substrate. Ayan.
So kunin natin siya. Ito. So, tanggalin natin itong hide. Yun. Nakita niya ba mga goods? Gwapo niya. Wait lang. Ayan siya mga ka-goods. Yan. 5-eye siya. Gwapo niya. Medyo malaki na din. Huwag niyo ano. Huwag niyo gagayain yung pag-handle ko sa scorpion. Dahil stress po sa kanila to. Bad example ako. Huwag niyo gagayain mga ka-goods. No? So yan. Lagyan natin siya sa bago niyong harian. Yan. Yan. Sana magustuhan mo ang bago mong tirahan. No? Yan, nahanap niya na yung bago niyang hide, no? Bago niyang taguan. Takpan na natin. At yun mga ka-goods, dito na nagtapos ang ating video. Bago natin tapusin, syempre, hindi mawala ang shoutout. Shoutout kay Mico Briones, Emmanuel Calcita, Marky Payod, Ken Moreto at Miguel Andre Vasquez. Yun, maraming salamat sa inyo mga ka-goods at sana may naitulong ang sinel ko sa inyo mga information or paraan ng pag-aalaga ko sa aking tristis or miso. At yun mga ka-goods, hanggang sa muli, maraming salamat. Till the next vid mga ka-goods and happy keeping!